Ang mga halimbawa, larawan, tanta, trademarks, ginto, tula at iba pa na ginamit sa palabas na ito ay pag-aari sa kani-kanilang tagapaglathala. Lahat ay ginawa upang hanapin at mahingi ang pahintulot ng mga materialis na pangkalinangan sa kani-kanilang akda at may-ari. Mga tagapaglathala at tauhan sa palabas ay hindi kumakatawan sa pahayag ng pagmamayari nito. Ang papuri ay hindi binibigay sa kumuha ng mga ito mula sa mga pinanggalingan o pamuhatan at gagamitin lamang ito sa layuning pang-edukasyon. Magandang araw mga bata! Welcome to Deep Ed LDN TV! Sa araw na ito, ako ang iyong guro sa EPP5, si Ginan Grace B. Cusmon. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Ihanda ang inyong mga module. Ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa paraan sa pagbuksa ng mga peste at kulisap sa halaman. Pagkatapos ng ating leksyon ngayon, kayo ay inaasahang matuto. Una, mauunawaan ang mga paraan sa pagbuksa ng mga peste at kulisap ng halaman. Pangalawa, magtatala ang mga uri ng kulisap na sumisira sa mga pananim. Pangatlo, maiisa-isa ang mga paraan sa pagpuksa ng mga peste sa halaman. Bago natin sisimulan ang ating pagtatalakay sa ating leksyon ngayon, sasagutin muna natin ang mga maikling pasulit sa subukin. Ito ay nasa pahina 25. Bigyan ko kayo ng 3 minuto.
Tapos na? Magaling! Ipagpatuloy natin ngayon ang ating pag-aaral. Tingnan ang mga larawan. Ano ang makikita niyo sa larawan? May maganda bang maidudulot ang mga peste sa mga halamanan? Tama! Sana'y inyong maobserbaran ang paglaki ng inyong mga halaman. Maging mapanuri, maging mapagmatsyag sa mga alaga ng mga halaman, lalong-lalo na sa ating kapaligiran. Paano natin ito aalagaan? Ating suriin. Paano? Anong gagawin? Ngayon, ating tatalakayin ang mga paraan sa pagpuksa ng mga peste sa halaman. Puksain ang mga peste sa mga halaman, gawin ang mga pagpuksa sa mga sumusunod. Paghahalo ng dinurog na sili at katas o katas ng dahon ng neem tree sa tubig na pandilig. Pangalawa, pagpapausok sa mga puno at halaman gamit ang mga tuyong dahon at yaking usok lamang ang lalabas, hindi ang apoy. Pangatlo, ang mga kulisap na sumisira o kumakain ng mga dahon ng mga halaman ay tanggalin ito. Ngayon, narito ang mga kulisap na naninira sa mga halaman at paraan sa pagpuksa nito. Panoorin natin ang video na nagpapakita sa mga peste o mga kulisap na naninira sa ating mga halamanan. Alamin natin ang 10 karaniwang peste na nakakapaminsala sa ating taniman at ang kanilang mga katangian. Ang 10 insekto na mababanggit ay ang karaniwang peste na matatagpuan sa mga halaman at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Una, aphids. Ang mga insekto na umatake sa mga dahon at tangkay ng isang halaman. Kapag inaatake, ang mga dahon at tangkay ng mga halaman ay nagsisimulang magmukhang maputla at masakitin ang mga ito. Ang mga aphids ay maaaring magbago ng kulay upang tumugma sa mga bahagi ng halaman at sa metamorphose nito mula sa nymphs hanggang sa may sapat na itong gulang. Kapwa, may at walang mga pakpak. Kapag ang mga aphid sa isang halaman ay napakarami at nagsisiksikan, lumilika sila ng mga pakpak at lumilipad sa isa pang host ng parehong pamilya ng halaman. Ang aphids ay nagiging mature sa loob ng 12 araw. Kabilang sa pamilyang ito ang green peach aphid, melon aphids, bean aphids, at citrus aphids. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na celery, crucifers, cucurbit, beans, peanuts, at citrus. Pangalawa, borers. Ang mga insekto na ito ay umatake sa mga bulaklak, pods, tangkay, at ugat. Ang mga borers hatch, kumakain at lumalaki sa loob ng bahagi ng halaman bilang mga uod. Ang pagkakaroon ng mga borers ay ipinahihiwatig ng biglaang pagkalanta ng mga tuktok ng halaman. Kabilang sa pamilyang ito ang bean pod borers, vine borers, coffee carpenter moth, potato tuber moth. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na ginger, cucurbits, ladyfinger, coffee, beans, potato. Pangatlo, bugs. Ay ang mga insekto na nakadikit sa mga bahagi ng halaman at sumisipsip sa tubig nito. Sa kaso ng mealybug, ang mga itlog nito ay inilalagay sa puti na parang cotton. Bata pa lang ay gumagapang na ito kagaya ng scale insect. Ang mga dumi ng mga insektong ito ay nagtataglay ng maraming honeydew na nakakaakit ng mga langgam at hinihikayat ang black mold fungus.
Kabilang sa pamilyang ito ang gray at pineapple mealybug, green soldier bug, dap-dap bug at ligate bug. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na cassava, sweet potato, pineapple, corn taro, cucurbits at ladyfinger. Pang-apat, beetles. Chewing insect kung tawagin na kumakain sa mga dahon, bulaklak, tangkay at kahit na ugat ng tanim. Paborito nila ang karamihan sa mga gulay. Ang malubhang impestasyon ay nagsasanhi ng pagkamatay ng halaman. Kabilang sa pamilyang ito ang June beetles, corn silk beetles, tomato lady beetle, tortoise shell beetle, squash beetle at cigarette beetle. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na corn, peanut, ladyfinger, taro, yam, tomato, cucurbits, garlic, onion, and sweet potato. Panglima, caterpillars or worms. Chewing insect rins karaniwang nanggagaling mula sa mga itlog sa ilalim ng dahon. Ito ang larval stage ng mga mariposa at paru-paro. Kinakain ng mga insektong ito ang mga dahon at malalambot na mga tangkay. Kabilang sa pamilyang ito ang leaf folder, leaf miner, common cutworms, true army worms, corn earworm, cabbage worm, pepper bugworm, at gabi plant topper. Walang patawad ang mga ito kay halos lahat ng gulay ay maroong uri ng insektong ito. Pang-anim, flies. Ang ilan ay mga maliliit na mga insekto na sinisilang at naninirahan sa ilalim ng mga dahon. Sa kaso ng mga white flies, ang mga nymphs ang may pinakamalaking pinsala dahil sa pagsipsip nito sa katas ng dahon at naglalabas ng honeydew na nakakaakit ng mga langgam at nagdudulot ng fungus. Kabilang sa pamilyang ito ang bean fly, white fly, fruit fly, at cabbage butterfly. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na beans, cassava, garlic, onions, crucifiers at cucurbit. Pang-pito, hoppers or katitid. Kinakain ng mga dahon ng mga halaman. Ang mga tipaklong ay madalas na dumarami pag malapit ng matapos ang tag-araw kapag ang mga lugar sa tabi ng hardin ay nagiging tuyo. Sa matinding impestasyon, ang mga malalaking halaman ay maaaring maubusan ng dahon. Kabilang sa pamilyang ito ang long-horned grasshoppers, katydid, cotton leaf hopper, tree hopper, at potato leaf hopper. Karaniwang target nito ang pamilya ng halaman na corn, cucurbits, peanut, at sweet potato. Pangwalo, scale insects. Ang mga maliliit na insekto na natatakpan ng protective shells ay dinidikit ang kanilang sarili sa mga tangkay at sa ilalim ng mga nasa ibabaw ng mga dahon at sumipsip ng katas ng halaman. Kadalasan, nagagawa nilang lumipat pag bata pa, pero nagiging stationary o hindi na gumagalaw pag nasa hustong gulang na. Kabilang sa pamilyang ito ang Florida Red Scale, Soft Scale, Hemispherical Scale, Ubi Scale at Tampoy Scale. Karaniwang target nito ang mga pamilya ng halaman na cassava, cucurbits, pinya at luya. Pangsyam, slugs and snails. Kapag may maburak at sira-sirang mga dahon ay posibleng nagkakaroon ng kuhol na impestasyon. Sa araw, maaari silang matagpuan sa ilalim ng mga bato, dahon o anumang bagay na nasa lupa. Sa gabi, sila ay matatagpuan mahinahong kumakain sa mga bahagi ng halaman. Ikasampo, root knot nematodes. Ang mga mikroskopikong bulate na alinman ay dinidikit ang kanilang mga ulo sa halaman upang sumipsip ng katas o aktwal na ginugol ang kanilang buhay sa loob ng halaman. Ang pag-atake nila sa ugat ng iba't ibang halaman ay bumubuo ng mga galls o root knots.
Ang mga naapektuhang mga halaman ay namamatay o mamamatay dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga nasirang sistema ng ugat na magbigay ng sapat na tubig sa buong parte ng halaman. Ngayon, alamin natin kung may natutunan ba kayo sa ating leksyon ngayon. Handa na ba kayong sagutin ang ating maikling pasusulit? Ating tayahin. Ito ang panuto. Isulat ang T kung ito'y tama. At M naman kung ito ay mali. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Sagutin ito sa loob ng 3 minuto.
Dere? Para sa karagdagang kaalaman, makipagpanayam o interview sa mga kasapi ng pamilya kung ano ang mga pamamaraan ang kanilang ginagamit sa pagpuksa ng mga peste o sa kanilang halamanan. Itala ito o isusulat sa papel ang inyong mga talakayan. Mayroon ba kayong natutunan sa araw na ito? Sa mga pamaraan ng pagpuksa ng mga peste at kulisap sa halamanan? Ang lahat na inyong natutunan ay laging isaisip. Sana'y mapuksa ninyo ang mga peste at kulisap sa inyong halaman. Sa araw din ito, ay ating napuksa ang mga virus gaya ng COVID-19 na siyang pesteng humahadlang sa ating pagpunta sa ating paaralan. Sa pamamagitan ng ating pagsunod ng health protocol, atin itong mapatunayan na hindi ito hadlang sa pag-aaral ng leksyon ngayon. Sana'y masaya kayo sa natutunan ngayon. Magandang araw ulit. Kita-kita tayo sa susunod na leksyon. Maraming salamat at stay at home. Ingat! Bye!